Huli sa akto mga idol, LeBron James at John Wall ay nag-iinuman. Sa litratong ito mga idol ay binibigyan na neto ni LeBron ng alak ang narurumor na matitrade sa team ng Lakers na si John Wall. At dahil nga dito mga idol, nabuhay na naman ang trade possibility ng pag-trade niya ng Lakers kay Westbrook para kay John Wall. Sa simpleng litratong ngang to mga idol ay napakadaming balitang ang nailabas. Baka nga daw ay nag-uusap na itong si LeBron at si Wall about sa paglalaro ng magkasama. Baka nga raw nagpaplano na ng trade ang dalawang ito at samot-sari at iba't ibang mga balita pa nga ang nailabas. At maari naman tama sila mga idol at maari din naman na mali sila. Baka naman ay nagkakasiyahan lang at magkasama lang talaga itong si LeBron at si Wall. Pero sa inyong paningin mga idol, sa tingin nyo ba may meaning itong litratong ito, ang pagsasama ni LeBron at John Wall? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating next balita ay pag-uusapan nga natin kung bakit naging number 1 sa buong NBA itong si Stephen Curry. At yan nga ay pagdating sa highest paid NBA players next season. Stephen Curry mga idol, next year ay sasahod nga ng $48.1 million. James Harden 47.4, kapareha si John Wall. Russell Westbrook 47.1, LeBron James 44.5, Kevin Durant 44.2. Ayon sa mga NBA fans mga idol, tatlong player lang daw ang deserve ang ganyang kalaking kontrata dito sa listahan na ito. Si Stephen Curry, LeBron James at Kevin Durant. At itong araw sila Wall, sila Harden at sila Westbrook ay overpaid pagdating sa kanilang sahod. Kayo ba mga idol ay sang-ayon doon? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita ay pag-uusapan nga natin ang pangre-recruit ni Patrick Beverly kay LeBron James sa team ng Lakers. Mukhang ang hindi magiging successful ang pitch neto ni Beverly na gusto niya nga daw mag-sign sa team ng Lakers. At ngayon, sinasabi niya dito kay LeBron, dito na nga lang daw si LeBron James sa Minnesota dahil napakababa nga daw ng tax na binabayaran kumpara sa Los Angeles. Number 1 ang state ng California mga idol sa pinakamataas, 13%, ang Minnesota ay 9% lamang ang tax na binabayaran. Yan nga mga idol, ang pitch ni Patrick Beverly kay LeBron, dito na lang sa Minnesota dahil malaki ang masisave mo pagdating sa tax. Pero anyways mga idol, yan ang alamang din po na para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!